dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may kapag nagmahal ka raw ng isang tao ay matatanggap mo lahat ng kapangitan at kagandahan ng kanyang nakaraan. Pero may parte ng kanyang buhay ang minsan ay mahirap tanggapin, lalo na kung matagal niya nang inilihim mula sa iyo ang bagay na yon. Dear Papa Dudut, palagi kong naririnig na kapag mahal mo ang isang tao ay matatanggap mo ang lahat ng kanyang nakaraan at kalungkutan. Kaya lang ay may mga bagay talaga na kahit kailan ay hindi natin matatanggap. Hi Papa Dudut, ako po si Alexis from Taguig, 29 years old at nagtatrabaho bilang encoder sa isang pribadong kumpanya. Nag-aaral pa lamang ako sa college, avid listener niyo na ako. Ngayon lang talaga ako naglakas loob na sumulat sa inyo at ibahagi itong kwento na may naging malaking impact sa buhay ko. Hindi man ito nakakaiyak kagaya ng ibang sulat na ine-ere ninyo. Sigurado naman ako na may aral pa rin maiiwan itong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa kung paano ko nakilala ang naging girlfriend ko na si Sharon Papa Dudut. Nasa isang bookstore kami ng kaklasikong si Fred at may hinahanap na libro para sa isang major subject namin. Doon ko nakita si Sharon na may hinahanap ding libro. Nagandahan kaagad ako sa kanya noon, Papa Dudut. At dahil hindi ako yung tipo ng lalaki na torpe, nakipagkilala ako sa kanya ng araw na yon. Kinuha ko na rin ang cellphone number niya hanggang sa muli kami magkita at niligawan ko na siya. Hindi rin nagtagal ang panliligaw na yon dahil kaagad akong sinagot ni Sharon, Papa Dudut. Grabe, sira talaga ang diet ko ngayon sa dami ng mga inorder mong pagkain, babe. Bulalas ng girlfriend kong si Sharon. Isang araw lang naman to, wika ko naman. Kahit palagi mo akong binubusog sa tuwing magkasama tayo. Pero sige, kakainin ko na nga tong burger ko kasi nagugutom na rin ako, wika ko. Ako nga rin eh, kanina pa akong gutom. Kasi hindi ako nag-lunch sa school kanina. Babe, napansin ko lang, bakit parang ang kapal ng makeup mo ngayon? May event ba kayo kanina? Pansin ko. Anako, wala. Ano lang, napagkatuwaan lang ako ng mga kaklase ko habang gumagawa kami ng research paper kanina. May bago kasing makeup kit na nabili si Alice. Ayun, pinagpraktisan nilang mukha ko. Mas nagwaba sa mukha ko? Pilit ng tawa na wika niya. Hindi naman, bagay nga sa iyo eh, pero syempre mas maganda ka pa rin kapag walang makeup. Nakangiting tugon ko naman. Papa Dudut, bukod sa nanay ko si Sharon ang pinakamagandang babae para sa akin noon. Pakiramdam ko nga ay na love at first sight din ako sa kanya noon, kaya ang bilis kong nakagawa ng paraan para makipagkilala sa kanya. Matangkad kasi siya, makinis ang mukha niya at may matangos pang ilong. Mabait din si Sharon at alam niya kung paano pawawalain ang init ng ulo ko dahil sa mahihirap na subject ko noon. Isang yakap at halik lang niya ay kagad na gumagaan ang pakiramdam ko. Habang mas tumatagal din na nakikilala ko siya, mas lumalalim din ang nararamdaman ko para sa kanya. Masayahin siya at malambing lalo na kapag magkasama kami. Gusto niya na palaging hawak ang kamay ko o kaya ay nakakbay ako sa kanya. Gusto ko rin naman yon kasi pakiramdam ko, proud siya na boyfriend niya ako. At syempre proud naman ako na may girlfriend akong napakagandang babae. Pero ang isa talaga sa mga pinakanagustuhan ko sa kanya ay kung gaano kabuti ang puso niya, Papa Dudut. Nasabi ko yon nang malaman ko ang kwento ng buhay niya. Academic scholar kasi siya sa university na pinapasukan niya. Probinsyana siya at siya lang ang nasa Maynila habang nakikitira sa tinutuluyang apartment ng pinsan niya. Pangarap rin talaga niyang makapagtapos ng pag-aaral at maiyahon ng pamilya niya mula sa mahirap na buhay sa probinsya.
Nakakahanga talaga yon para sa akin lalo na at lumaki ako sa may kayang pamilya. Kaya naman ang sabi ko noon sa sarili ko ay susuportahan ko mga plano ni Sharon sa buhay hanggang sa maabot niya ang pangarap niya, Papa Dudut. Babe, thank you sa pagsama mo sa akin dito sa mall ha, para bumili ng dress. Ang wika ni Sharon. You're welcome babe, wala rin naman akong gagawin ngayon. Kaya mabuti na lang at nabasa ko kaagad ng maaga yung text mo kanina. Saan mo pala gustong kumain? Tanong ko. Kahit saan, tugon naman niya. Sige, alam ko na. Doon na lang tayo babe. Parang gusto kong kumain ng lomi doon sa restaurant na yon. Tara, anyaya ko bago ko hinawakan ang braso niya. Aray babe, sambit ni Sharon sa ginawa kong paghawak sa braso niya. O bakit? Nagtatakang tanong ko. Teka, bakit may pasa ka dito? Muling tanong ko naman nang mapansin ko ang pasa sa braso niya. Ha? Wala lang yan. Wika niya. O meron din dito sa kabilang braso mo. Saan mo nakuha mga pasa na to babe? Nag-aalala ang tanong ko. Ano lang? Nabunggo lang ako sa may pinto sa classroom namin. Alam mo naman ako may pagka-clumsy. Pilit ang tawa na tugon niya. Sharon, wika ng isa babaeng nalingunan namin ni Sharon. Uy Cass, ikaw nga, anong ginagawa mo dito sa mall? Akala ko busy ka sa school activity ninyo. Dagdag pa ng babae. Ha, oo busy nga. May binili lang ako dito sa mall. Tugon naman ni Sharon. Ah, okay. Sino pala yung kasama mo, bagong sponsor mo? Ah, bagets ha. Nakangiting sabi ng babae. Hindi, ang ibig kong sabihin eh si Alexis nga pala, boyfriend ko. Babe, si China, yung pinsan ko nakasama ko sa apartment, pakilala pa ni Sharon. Ah, siya pala yung boyfriend mo, akala ko bagong sponsor eh. Nice to meet you Alexis, ang sabi pa ni China. Nice to meet you din China. Matagal ka nang nakukwento ni Sharon. Nabanggit niya rin na madalas ka raw wala sa apartment ninyo. Wika ko. Oo, busy kasi ako palagi sa mga racket ko. Ang tawag nga nila sa akin ay babaeng walang pahinga. Maharot na pagtawa pa ni China. Babe, di ba nagugutom ka na? Tara na dun sa kakainin na natin. Sige China, alis na kami. Bye. Baling ni Sharon kay China bago ako hinila paalis. Papadudot kapag iniahatid ko si Sharon sa bahay na tinutulungan niya ay hindi niya ako pinapapasok sa loob. Kaya naman yun ang unang beses na nakilala ko ang pinsan niyang si China. Medyo nagulat pa nga ako sa ayos at pananalita nito. Medyo matinis ang boses niya at malakas tumawa. Makapalang makeup at maikli ang suot na palda. Parang siya yung opposite version ng girlfriend kong si Sharon. Ang medyo weird pa doon ay parang ayaw ni Sharon na matagal kaming mag-uusap ng pinsan niya. Pero inisip ko na lamang na naaasiwa siya kasi nga ibang ugali ni China sa kanya. Nang magkasama kaming kumakain ng lomi noon ay nagtanong pa ako ng tungkol sa pinsan niya pero hindi na niya masyadong sinasagot. Iniiba na lamang niya ang topic at hinayaan ko na lamang yon dahil hindi rin naman mahalaga para sa akin ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao, Papa Dudut. Papa Dudut, hamang tumatagal noon ay may napapansin akong kakaiba kay Sharon. May mga araw na kapag nagkikita kami makapalang makeup na nakalagay sa mukha niya. Hindi rin kami pwedeng magkita sa gabi kasi nga gusto niyang magpahinga ng maaga o busy sa academics niya. Madalas din nahalata sa kanya na pagod siya o kaya wala siyang energy na kausap ako at makipaglambingan sa akin. Iniintindi ko na lamang kasi pareho kaming nasa second semester ng third year college noon at marami na kaming mga major subject. Kahit magkaiba ng kurso at school, alam ko na pareho kaming busy sa academics namin lalo na siya dahil scholar siya. Kaya lang papadudot habang tumatagal ang relasyon naming dalawa ay nagsimulang dumalang ang pagkikita namin. Palagi siyang may dahilan na tungkol sa academics niya at paghahabol ng minemaintain na grado. Hindi niya na rin masyadong nasasagot ang mga tawag o text ko sa kanya. At kapag nagkikita kami saglit lamang kasi magpapaalam na siya sa akin na gusto na niyang umuwi at magpahinga. Kahit nga hindi gaanong kalayo ang school nila sa pinapasukan ko ay madalang pa rin talaga na magkita kami dahil busy ng schedule ng girlfriend ko, Papa Dudut.
Alam mo ba kung nasaan si Sharon kagabi? Tanong ng kaklase at kaibigan ko na si Fred habang nasa kantin kami at gumagawa ng research paper. Ang sabi niya may event sila sa school nila. Siya raw ang MC. Ako pa nga yung pumili ng dress niya para sa event na yon. Mabuti na lang at nagustuhan na rin niya yung huling pinili ko na dress para sa kanya. Bakit mo pala natanong? Baling ko sa kanya. Wala lang. Para kasing siya yung nakita ko kagabi malapit sa may park. Ang wika ni Fred. Ano naman kung nakita mo siya doon? Malapit lang din naman doon yung school nila. Pagtataka ko. Ano kasi, nakita ko siyang sumakay sa isang kotse pero may kasama siyang matandang lalaki. Natangang mayaman yung lalaki kasi maangas yung sasakyan. Magkasunod silang pumasok doon sa kotseng tumigil sa tapat ng kinakatayuan nila. Tugon pa ni Fred. Naku Fred, sigurado ako na hindi si Sharon yung nakita mo. Ibang babae yon kasi busy sa event nila yung girlfriend ko. Ang sabi ko naman. Parang siya talaga yun pare. Ano bang kulay ng dress na sinasabi mong binili mo? Kulay blue ba tapos medyo mahaba na may slit sa right side ng dress, di ba? Tanong pa ni Fred. Ganun nga yung itsura noon, tugon ko. Sabi na sigurado talaga ako na si Sharon yung nakita ko. Pilit pa ni Fred. Imposible nga yun kasi busy si Sharon sa event nila, git ko. Alam mo ba Alexis, matagal nang usap-usapan sa barkada natin ang tungkol dyan sa school ni na Sharon. Puga daw yan ang mga scholar na ina-sponsor na ng mga mayamang lalaki at minsan ginagawang kabit ng mga estudyanteng babae. Kapalit nun yung pagpapaaral sa kanila ng mga sponsor nila. Iniisip ko lang na baka alam mo na. Wika pa ni Fred. Uy ano ba yung sinasabi mo pwede ba? Hindi ganyang babae si Sharon kaya tigil-tigilan mo na yung sinasabi mo tungkol sa kanya. Ay nako, mabuti pa bumili muna tayo ng maiinom natin. Pupunta lang ako sa counter sandali. Naiinis na turan ko. Papadudot Mike ka bang hatid sa akin ang sinabi niyo ni Fred at para bang nagsimulang malito ang utak ko sa kung ano ang dapat na isipin nito. Yung pagkakadescribe niya kasi sa dress na suot ng babaeng nakita niya ay pareho sa dress na binili namin ni Sharon noon sa mall. Ewan ko pero bigla ko na lamang na-imagine noon sa isipan ko ang itsura ng babae na nakita ni Fred malapit sa may parke. Ang itsura ni Sharon habang suot ng sexy na kulay blue na dress. Matagal ko na rin narinig ang tungkol sa school ni na Sharon Papadudut. Yung tungkol sa mga estudyante doon na karamihan daw ay pinag-aaral ng mayayaman o matatandang mga lalaki. Maganda kasi talaga ang university kung saan nag-aaral si Sharon at malaki ang tuition fee na kailangang bayaran. Pero ni minsan noon ay hindi ko inisip na pareho si Sharon sa babaeng tinutukoy ni Fred. Kilala ko ang girlfriend ko at sigurado ako na hindi siya ang ganong tipo ng babae papadudot. May tanong nga pala ako babe, nasan ka kagabi? Tanong ko kay Sharon. Ha? Nasa event namin sa university. Nabanggit ko na yun nung isang linggo hindi ba? Na ako yung mag-host ng event na yon. Tugon naman niya. Oo pero para kasing nakita ka daw ni Fred kagabi. Malapit dun sa may park. Nakita ka raw niya na sumakay sa kotse na may kasamang matandang lalaki. Ang wika ko. Alam mo imposible yan. Sinabi ko naman sa iyo kung nasaan ako kagabi hindi ba? Next saka tinawagan pa nga kita bago magsimula ang event namin. Ang sabi naman ni Sharon. Pero hindi ako sigurado kung nandun ka ba talaga sa sinasabi mong event na yon. Medyo seryosong sabi ko. Ano bang gusto mong i-point out Alexis? Diretsuhin mo na lang ako. Kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. May inis na wika niya. Nagtataka lang naman kasi ako bakit ba hindi kita mayayang kumain sa labas kapag gabi na. Bakit palagi ka na nabay lakad at laging gabi pa? Bakit kapag nandun ka na sa sinasabi mong event, hindi mo na nasasagot ng mga text o tawag ko? Ang sabi ko sa kanya. Grabe, yan lang talaga ang gusto mong malaman tungkol sa akin? Ganyan ka ba talaga kababaw mag-isip? Naiinis na sabi pa niya. Pakiramdam ko lang naman kasi Sharon, meron kang tinatago sa akin. Ano ba kasi yun? May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? Sunod-sunod na tanong ko. Wala akong tinatago sa'yo. Alam mo siguro kung anong sinasabi ng barkada mo tungkol sa akin, no? Palibasa ayaw nila sa akin bilang girlfriend mo.
Pero hindi naman nila ako kailangang siraan at hindi mo kailangan na maniwala sa mga sinasabi nila. Kasi wala akong ginagawa na kahit na anong masama. Wala, giit niya. Papadudot na guilty ako pagkatapos na naging pag-uusap namin na yon ni Sharon. Naging tahimik na lamang siya hanggang sa maihatid ko na siya sa bahay nila. Sinabi niya rin sa akin noon na kung pwede raw ay huwag muna kaming magkita at nakipag-cool off siya sa akin ng 2 linggo dahil gusto niya raw na pag-isipan kung dapat ba naming ipagpatuloy ang relasyon naming dalawa. Sinabi niya rin na kung ganun lang naman din ang tumatakbo sa relasyon namin, may paninira na mga kaibigan ko at wala akong tiwala sa kanya. Dapat natapusin na lang namin ang lahat sa aming dalawa. Sa huli, papadudot ay hindi ko rin natiis pa si Sharon at ako na ang gumawa ng paraan para magkaayos kaming dalawa at hindi niya sinasagot ang tawag at text ko noon, kaya pinuntahan ko na lamang siya sa apartment niya. Isang umaga ay hinarap naman niya ako at noong mag-sorry ako sa kanya ay kagad niyang tinanggap yon. Nangako ako na hindi ko na siya pag-iisipan ng masama, papadudot, na mas magtitiwala na ako sa kanya at sa relasyon naming dalawa. Papadudot, mula nang magkaayos kami ni Sharon ay hindi ko na talaga siya sinama sa lakad namin ng mga kaibigan ko. Nung una talaga ay gusto ng mga barkada ko si Sharon para sa akin, pero mula nang makita nga ni Fred si Sharon na sumakay sa isang kotse kasama ang isang matandang lalaki ay nag-iba na ang tingin nila sa girlfriend ko. Lalo na at may iba pa kaming mga kaibigan na nakakakita sa kanya sa may plaza na naka-makeup ng makapal at nakasuot ng magandang dress. Minsan pa naming pinagtalunan ng ibang kaibigan ko ang tungkol kay Sharon hanggang sa hindi na lang namin siya pinag-usapan para hindi na kami mag-away-away pa. Papadudot, naging busy na rin po ako noon sa thesis namin. Ilang beses kasing na-reject ang topic na gusto naming gawin sa thesis. Kaya nag-decide kami ni Fred na pumunta na lamang sa isang luma at malaking bookstore na nasa Manila lamang para maghanap ng libro na pwedeng makatulong sa paggawa namin ng thesis. Nasa loob na kami noon nang may makita si Fred na isang libro na parang yearbook, pero ang nakasulat ay blue book. Medyo weird ang laman ng blue book na yon, papadudot. Nang buklatin niya yon ay puro mga picture ng babaeng nakita namin. May nakasulat din doon na contact number na ang nakasulat ay manager. Wala akong alam tungkol sa blue book na yon. At nagulat ako na alam ni Fred ang tungkol doon. Sinabi niya na listahan daw yon ng mga bayarang babae sa iba't ibang university sa Maynila na ine-sponsoran at pinag-aaral ng mga mayayamang lalaki. Pwede raw kontakin ang number niya nandoon kapag may natipuhan kaming babae. Hindi lang daw siya sigurado kung bakit nandoon sa lumang bookstore ang blue book na yon, papadudot. Habang nagkwekwento si Fred noon ay nagulat na lamang ako nang makita ko ang picture ni Sharon na nasa isang pahina ng blue book na binubuklat ko. Nakita rin yon ni Fred at doon ay sinabi na niya na tama nga ang hinala nila ng mga barkada namin tungkol kay Sharon. Papadudot, nagsimula ng gumulo ang isipan ko noon. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin kay Sharon at kung ano ang gagawin sa relasyon namin. Pagkatapos kung kunan ng litrato ang picture niya na nasa blue book ay iniwan ko na si Fred. Kahit alam ko na wala sa apartment nila si Sharon ay doon pa rin ako dumiretso. At naghintay ako sa labas hanggang sa makauwi siya. Nang halos hating gabi na, suot ang maikling dress at may makapal na makeup sa mukha niya. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na kumprontahin siya, papadudot. Pinakita ko sa kanya ang kinunang kong picture sa blue book gamit ng cellphone ko. Saan mo nakita yan? Gulat na tanong pa ni Sharon. Sharon, ano ba? Hindi mo ba talaga kayang sagutin ang mga tanong ko? Sabihin mo na lang kasi sa akin ang totoo. Pakiusap ko. Doon na nga tuluyang sumabog ang mga luha ni Sharon. Oo na, sige na. Gusto mo talagang malaman ang katotohanan? Pokpok ako. Pokpok na scholar. Masaya ka na ba sa mga nalaman mo, ha? Naiiyak na wika niya. Ibig sabihin eh, totoo nga yung sinasabi ng mga kaibigan ko tungkol sa iyo. Hindi makapaniwala na wika ko. Oo, isa akong babaeng nagbebenta ng laman. Babaeng bayaran, babaeng walang kwenta. Tama silang lahat, isa akong mababang klase ng babae. Patapon ang buhay ko, ang sarili ko, pati na rin tong katawan ko.
Okay na ba? Ngayong alam mo na ang totoo, Alexis, masaya ka na ba ha? Iiwan mo na ba ako? Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Pag-iyak pa niya. Siyempre hindi, bakit ko naman gagawin yun? Pag-iling ko naman. Dahil alam ko na nakakadiri ang isang babae na kagaya ko, kaya huwag ka nang magpanggap na kaya mo pa rin akong tanggapin. Alexis, akala mo ba na ginusto ko ang trabaho na ito? Hindi, dahil ako mismo ay nandidiri sa sarili ko. Diring-diri ako sa sarili kong katawan, pero wala akong ibang pagpipilian, ang wika niya. Akala ko ba may academic scholarship ka? Bakit kailangan mo pang gawin to? Tanong ko. Hindi naman talaga ako matalino eh, kaya hindi ko kayang magkaroon ng academic scholarship. Pero marami akong pangarap. Pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral at maiahon sa hirap ang pamilya ko. Pero wala naman ako ibang paraan na pwede kong panghawakan para makapag-aral ako dito sa Maynila. Wala ako ibang pwedeng asahan na tutulong sa akin kung hindi ang sarili ko lang. Kaya kung hindi mo matatanggap kung sino talaga ako at ano ang trabaho ko, ay hindi na ako magmamakaawa na ipagpatuloy pa natin ang relasyon na ito. Umiiyak na paliwanag niya. Papadudot, hindi ko na rin halos napigilan ang sarili ko na maluha nang marinig ko pa ang ibang kwento ni Sharon tungkol sa buhay niya. Ang pinsan niya talaga ang nagyaya sa kanya na lumuwas noon sa Maynila. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa trabahong pinasok niya. Kinuwento rin ni Sharon na ang unang beses na nakapagsiping siya sa lalaking hindi niya kilala. Nandiri at naawa raw siya sa sarili niya pagkatapos ng pangyayaring yon. Pero yon daw ang naging daan para makilala pa siya ng ibang matatandang lalaki na tuluyan ngang naging sponsor niya sa pag-aaral niya. Papadudot, tumagulhol na rin noon si Sharon habang nagkikwento sa akin, kaya naman mas lalo akong napaluha. Aminin ko na nakaramdam ako ng awa dahil sa mga nalaman ko. At dahil doon ay nagsimula rin akong maguluhan sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Sigurado ako na mahal ko si Sharon, pero hindi ko alam kung kaya ko ba siyang tanggapin sa ganong klase ng trabaho na meron siya. Pero sa huli, pinili ko pa rin na ayusin ang relasyon naming dalawa. Papadudot, ng malaman ng mga kaibigan ko na pinagpatuloy ko pa rin ang relasyon namin ni Sharon, ay naramdaman ko ang pagkainis nila sa desisyon ko na yon. Kinausap pa nila ako at kinumbinsi na dapat ay humanap na ako ng ibang disenteng babae na karelasyon. Hindi ko raw deserve ang isang kagaya ni Sharon. Pero seryoso talaga ako kay Sharon. Mahal ko siya at hindi lang awa ang nararamdaman ko para sa kanya, kaya naman kahit na ano pang sabihin ng ibang tao ay wala na akong pakialam. Kahit pa nga nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko bilang boyfriend ng isang call girl, papadudot. Pero pinaka nahihirapan ako kapag nakikita ko na nagkakapasa at sugat siya ng dahil sa trabaho niya. Nagwo-worry lang naman ako sa iyo. Bakit ba kasi ang dami mong pasa at sugat? Pag-uusisa ko. Alam mo naman kung saan galing ang mga ito, hindi ba? Bakit kailangan pang paulit-ulit na mag-usisa? Naiiritang wika pa ni Sharon. Paano ako hindi mag-uusisa? Ang dami mong pasa at may sugat ka pa. Ano bang ginagawa sa iyo ng mga kasama mo kanina? At ilan sila nakasama mo? Kasi parang hindi kayang gawin ng isang tao lang iyang mga sugat at pasa mo. Wika ko. Kailangan mo ba talagang malaman yon? Ay, okay, sige, lima sila. Lima silang lalaki na gumamit sa akin kanina. Pinagpasapasahan nila ako ng sabay-sabay. Pero bakit pumayag ka? Tanong ko. Sinabi ko na kanina, hindi ba? Kailangan ko nga ng pera. Tugon niya. Kaya hinahayaan mo na babuyin ka ng mga lalaking yon, ang katawan mo. Sharon, kung kailangan mo ng pera, pwede namang magsabi ka sa akin. Pwede kitang pahiramin. Wika ko. At yan ang ayokong mangyari. Yung isipin ng iba na kaya lang kita bino-boyfriend dahil sa pera mo, ang sabi pa ni Sharon. Kung ayaw mong tanggapin yung pera na galing sa akin, bakit hindi ka nalang humanap ng ibang trabaho? Yung disente at hindi ka nasasaktan ng ganyan? Suggestion ko. Alexis, akala ko ba tanggap mo na ako? Akala ko ba tanggap mo na ang mundo na meron ako? Pero ano ito? Bakit parang nandidiri ka pa rin sa akin hanggang ngayon? Sigurado ka ba na gusto mo bang ipagpatuloy ang relasyon natin? Sigurado ka ba na pagmamahal pa rin niyang nararamdaman mo para sa akin? O wala na lang dahil dito sa sitwasyon ko? Hindi mo naman ako kailangan kaawaan dahil bago ka dumating sa buhay ko ay ganito na ako.
Kaya tigilan mo na ang pakikialam at pagtatanong sa mga desisyon na ginagawa ko. Giit niya. Papa Dudot, hindi ako kagad nakasagot sa sinabi niyo ni Sharon kasi mas lalo lamang akong naguluhan sa nararamdaman ko. Siguro nga may pagmamahal talaga akong nararamdaman para sa kanya noon. Pero parang unti-unti nang lumalamang ang awa ko sa kanya. Habang tumatagal kasi ang relasyon namin, mas nakikilala ko siya at ang mundo na pinasok niya. Si Sharon bilang isang call girl, makapalang makeup, maiksi ang damit, palaging pagod ang katawan at may pasa sa kanyang balat. Minsan pa nga ay parang ako ang mas nasasaktan dahil sa mga sugat at pasa na meron siya. Pero pinili ko pa rin na magpatuloy sa relasyon namin. Papa Dudut, oo, wala na nga yata akong pride noon bilang isang lalaki pero hindi ko kagad kayang bitawan si Sharon. May parte rin ang sarili ko na gusto kong tulungan siya na maabot ang mga pangarap niya at makaalis sa trabahong yon. Gusto ko na sa oras na maging maayos ang buhay niya, ako ang kasama niya. Gusto kong patunayan sa ibang tao na mali sila ng tingin sa relasyon namin ni Sharon, na kayang magbago ng girlfriend ko at magkaroon ng maayos na buhay. Pero nakakapagod din pala talaga ang ganong sitwasyon. Nakakapagod magmahal ng taong hindi alam kung paano pahalagahan ang sarili niya. Ilang buwan bago ang pagtatapos namin sa college ay tuluyan nang natapos ang relasyon namin ni Sharon. Kasi hindi ko na kayang makita siya na palaging may pasa sa kanyang katawan at ma-imagine ang ginagawa sa kanya ng mga lalaking gumagamit sa kanya. Nakakapagod nang intindihin ang mundo na meron siya at ilang beses ko naman siyang sinubukan na tulungan. Inaloko siya ng ibang trabaho at sinabi ko sa kanya na pwede pa rin siyang mag-apply ng totoong scholarship at kung anong paraan para makaalis siya sa pagiging scholar ng mga nag-i-sponsor sa pag-aaral niya. Pero lahat yun ay tinanggihan niya dahil kailangan niya raw ng mabilis na paraan ng pagkakaroon ng pera. Papa Dudot, nasaktan din talaga ako sa naging paghihiwalay namin ni Sharon. Pero wala na akong magagawa pa kung hindi ang tanggapin yon dahil habang tumatagal, hindi na namin naiintindihan ang isa't isa. Nang magtapos ang relasyon namin ay hindi ko na siya sinubukan pang tawagan o i-text dahil ayoko na ring magulo pa ang mga buhay namin. Mas pinili ko na lang din ang lumayo sa kanya para hindi ako mahirapan na mag-move on. Sa ngayon, Papa Dudut, may asawa at anak na ako at wala na ring komunikasyon pa kay Sharon. Pero nakita ko sa Facebook nang minsang hanapin ko ang pangalan niya doon na may asawa na rin siya at isang foreigner. May maayos na rin siyang pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Sa tingin ko ay masaya naman siya sa landas na pinili niyang tahakin. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito. Yours truly, Alexis. Maraming salamat, Alexis, sa pagsulat mo at pagbabahagi ng iyong kwento sa aming YouTube channel. Nakakalungkot lang ang naging pagtatapos ng kwento ninyong dalawa ni Sharon. Pero alam mo, Alexis, mahirap kasi talagang pagsamahin sa isang mundo ang dalawang tao na may magkaibang paniniwala sa buhay. Lalo na at lumaki kayo sa magkaibang estado ng buhay, nandun na tayo sa isang mabuting tao, anak at kapatid talaga ang naging girlfriend mo na si Sharon. Kaya nagawa niyang isakripisyo ang sarili niya para sa kanyang pangarap at pangangailangan ng pamilya. Pero nang subukan mo siyang tulungan na magbagong buhay ay hindi niya yon tinanggap dahil naniniwala siya na mas kaya niyang tulungan ang sarili niya sa paraan na alam niya. Alam po ninyo, minsan kasi kahit gaano natin kagustong tulungan na magbago ang isang tao, wala tayong magagawa dahil sila mismo ang hindi tumatanggap ng tulong. Pero kagaya ng sabi mo, ang mahalaga ngayon ay masaya na kayo sa kanya-kanyang buhay ninyo ni Sharon. At sigurado ako na pareho kayong may nakuhang aral mula sa naging relasyon ninyong dalawa. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka.
pagbibigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut's Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut's Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut's Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut's Stories. Papa Dudut's Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.